Good morning mga ka-trippings. Ito na naman tayo, panibagong araw na naman, panibagong parcel, panibagong gastos na naman. Dumating tayo ngayong parcel, so i-unbox natin siya. Kung hindi ako nagkakamali, itong in-order ko na to isa. Set ito ng mga fuse para sa BIOS natin at may kasama na siyang tester. So i-unbox natin kung ano itsura niya, kung magandang klase pa siya. Okay? So binili ko siya online through Lazada at ang carrier niya dito sa amin is GNT. So, subok na yung GNT rito sa amin na maayos sila mag-deliver. So, ito. So, unbox natin. Tingnan natin. So, kaya ako bumili nito kasi maglalagay ako ng tawag dito. USB charger Type-C and regular USB doon sa may driver side natin, sa may bandang ilalim ng steering wheel. So maglalagay tayo doon. Dadagdag tayo. So kaya ko bumili nito para meron tayong magamit. Okay? Ito. So pagkatapos nito natin na ano natin 'to, i-test natin kung gumagana yung tester niya at kung maayos ba yung mga fuse niya. So, ito siya. So, maayos yung pagkaka-packaging niya. Ayan. So, buksan pa natin. Ano na yung plastic. Ayan. Open natin. So, ayan. So, ito yung mga description niya. So, nandito yung mga capacity ng amps tsaka kung ilang piraso yung mga nandyan. Okay. Tapos ito yung tester. Kasama siyang dalawa. Tapos may pambunot na rin siya ng mga fuse. Ito. So, mamaya, ito yung itetest natin. Itong test light natin kung gumagana siya. Ito. So, bali dalawa siya. Dalawang pin light yung isa. Flat type, tapos itong isa is pointed type, so parang needle. Ayan. Tapos ito naman yung wire nya. Ito, itong dulo na to pinapasok to dito. Ayan. Ayan, pasok siya dyan. Tapos ito, ikiklik mo to sa body ground, sa part na sasakyan yung bakal para magkaroon siya ng ground. So ito, itutusok natin to sa mga fuse. Diba, sa sample ito, tusok natin to siya dyan para malaman natin kung may power siya o wala. Ayan. So iilaw to. At isa pang paraan ng pag-check din ito kung maayos pa to is may kita nyo yan dito. Ayan, pag yung siraan na to, may kita nyo dyan, putol yan dyan siya. Ayan, pag ganito, connected pa siya, magkadikit, so maayos pa to siya. Ayan. So, ito lang. Basta pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga laman niya. So, hindi ko na siya bibilangin kung kompleto ba talaga siya. Pero, pag may time ako, bibilangin ko rin to siya. Iti-test natin yung test light natin nakasama din sa mga fuse na binili natin. So, isa-isa natin kung gumagana ba talaga ito. Okay. So, unahin natin itong itong matubis, itong pointed. And then, gamitin natin itong wire niya. Ayan. At, suksok natin dito. Tapos ito, i-clip natin ito sa ground. Tapos
gusto yung paglalagyan natin nito is yung walang pintura na nakadikit sa body. Tulad nito, ayan. Ito, pwede rin dito sa negative na battery. So ako, dito ko lang ilalagay. Tapos, subukan na natin kung iilaw. Ito niya ang ilaw. So dito ko siya kinabit yung ground niya kasi dito ayaw gumana. Subukan na natin ulit ang ilaw niya. So ibig sabihin walang ground dito, so dito ko siya nilagay. So ayan yung tingnan. Ayan. So umilaw siya. That means no working yung test light natin. Ayan. So subukan naman natin itong isang wire. Itong isang wire kung gumagana. Tanggalin din natin. Ayan. Saksak natin dito. Connect natin dito. Sa ground. Ayan, test natin. Ayan, gumagana siya. Ayan. So, working yung parehas na wire. So, subukan natin naman na i-test is ito naman na isa. Itong flat type. Tanggalin lang natin ito. Lagay natin dito. Ayan, gumagana din. Ayan, ilaw. Ayan. So, parehas na working yung test light natin. Okay? Ayan. So, pwede na tayong magkabit nung binili natin na accessories. So, ito pa yung isa ipapakita ko sa inyo. So, ito. Hindi ko na na-unbox. So, bumili din ako nito ng tawag ba dito? Adapter. Fuse adapter. Fuse box. Yan, ganyan. Bumili ako nito kasi gagamitin natin itong mini, itong mini niya, itong fuse box mini. Ilalagay ko ito sa may fuse box mismo, sa may ilalim ng driving steering wheel natin. So doon ako magtatap ng power. Ayan. Tapos ito naman yung binili natin online din na USB charger. Ayan. So umiilaw to siya kapag may power na. Ayan, Type-C tsaka yung USB na regular. And then, ito yung connection niya. So, itong black is for dito, sa negative. Ayan, kakabit natin ito just sa negative. Tapos, itong red wire is for positive. Ayan, it's a positive. Ayan, ganyan. And then, itong wire ng ano niya, positive. So, meron na rin siyang kasamang fuse. Ito. Ayan, may kasama siyang fuse. Ayan. So, lagay natin yan dyan. So, dyan lang yung fuse natin. So, ito yon. So, ang gagawin ko is, ito, dun ako magtatap sa fuse box mismo. Hindi ako magtatap na dun sa may car cigarette lighter, diba? Karamihan is dun sila nagtatap para magkaroon sila ng additional na charger. So, ako, ang gagawin ko is magkukunik ako dun mismo sa fuse box. Yan. So, ito, puputulin ko to, then itatap ko siya dito. Ayan. So, itatap ko siya dito. Pag natap ko na siya dyan, so, ito na yung i-insert ko dun sa fuse box para magkaroon siya ng power. Tapos, ito naman,
Itatap na lang to natin siya sa body ground na ng sasakyan. Ayan. So, kompleto na tayo ng gamit. Pwede na natin siyang ikabit. Okay? So, let's go. Ikabit na natin para makita nyo kung paano, step by step, para kung gusto nyo rin maglagay nito, magdagdag ng additional na USB charger, alam nyo na kung paano. So, i-DIY na nyo na lang. Kasi ako magdi-DIY din ako. Paalala lang, hindi ako professional na car electrician. Hindi ako totally talaga knowledge sa mga connections. So, bali ito is sinusunod ko lang kung ano yung mga nandun sa manual ng pagkabit nito. Ayan. So, po, sa pagkano ko, knowledge ko na ano, safe naman ito kasi mayroon siyang mga fuse. So, just in case na mag-overload o magkaroon ng problema is hindi madadama yung ibang electronic, yung ibang wire, kasi dito siya matitrigger sa fuse natin. Okay, so let's go, ikabit na natin.